17 yata. Ayan, si Kuya Nathan. Nathan, Kuya, ano? Baby Nathan, aray-aray si Hachi nang angulat. Si, oh, si Hachi. Hello! Gigigil siya sa akin. Hello! Kuya Josh. Hello. Oh, ilang araw na ba namin walang, ano, walang kasambahay, wala si Ate Gina. 13 siya umalis eh. So, 4 days na, ano? Hi, Kuya! Si Hachi, ang kulit. Sobrang nangungulit siya. Ayun si Ate Chloe. Ate Chloe! Hello po. Si Nathan. Si Nathan, galing sa sakit yan. Nilagnat. Buti na lang ngayon, okay na siya. Ngayon yung unang araw na wala na siyang lagnat talaga. Ano, Nathan? Opo. Kala ko, kami-kami lang nagkasakit. Una ako, ng December 31. January 1, si Daddy Ariel nyo. Malas. Tapos, mga sandinggo yata or 10 araw sumunod si Ate Yumi, kinabukasan nun si Chloe. So after nun, kunukwento din niya, after nun kala ko okay na, mga isang linggo uli or basta ilang araw lang, si Nathan naman na sumunod, sobrang init niya. Pero tingin ko hindi siya nahawa kahit kanino. Tingin ko syempre, ang lamig nung panahon natin, tapos ang tubig sa gabi, eh, kala mo galing ref, ganon. So, parang napaliguan ko siya ng late, nilamig yung katawan niya, tapos ayun, nilagnat siya. So, parang dalawang araw siya nilagnat ngayon, okay na siya. Si Daddy Ariel nyo, lumabas, sinundo si Mama sa pamilya. Umalis. Umalis. So, kami-kami lang ngayon nandito. Ngayon, nagising lang din namin. Kasi banggal namin. Luto tayo ng lunch. Init lang naman ng ulam. Tapos meron akong lulutuin na binili sa SNR. Hindi ko alam kung naka-marinate na siya or titimplahan ko pa. Hindi ko nga alam kung ano yun. Kung pwede na siyang lutuin. Check natin. Ayan ilagay ko na rito sa baba. Ah, tigas-tigas pa pala. Ayan beef sukiyaki. Hindi ko alam kung naka-marinate na to. May lasa na siya. Kasi wala naman nakalagay eh. Or imamarinate ko pa. Tapos andito yung titigas pa pala. Kahit nasa freezer. Pero tara, maaga pa naman. 12 pa lang naman eh. Ano na natin to para may ulam tayo. Ate Chloe, huwag ka dyan. Malamig. Upo ka sa upuan. Hachi. Hachi kulit. Yung nag-vlog ako sa inyo nakaraan, nahinto na naman ako. Kasi naglinis-linis ako ng bahay, naglaba ng mga basahan. Nilinis ko tong tubigan namin. Ayan, tapos... Basta, opo. Kung ano ginagawa namin, naglilinis-linis kami. So, hindi ko na-vlog yung kasi sabi ko, baka ma-boringan lang naman kayo panoorin yung paglilinis namin. So, ngayon, babad ko muna to. Kamputla-putla ako. Ano? Dapat naglagay pala ako ng lip tint. Pero nagda-dry din kasi yung lips ko eh. Ayan, nababad ko na siya. Hindi ko alam kung dugo ba yan or... sauce na naka-marinate dyan. Ewan ko. Tapos ito, lipat natin sa plato para i-microwave. Daddy Ariel nyo guys, naka-uwi na, nandyan na siya. Nagpalit ako ng headband. Kasi baka mamaya, pagpawisan ako, tela yun, mamaho. Tapos nag-lip tint tayo ng konti. Maraman di tayo mukhang patay sa vlog. So, lipat na natin yung ating, iinitin sa microwave. Kasi Daddy Ariel nyo, nakapagsaing na siya. Ayan. Pagsain na. Ang dumi-dumi na nito. Kaya ayoko nito eh. Si Daddy Ariel, nagkamali ng bili. Ang binili niya, ganyan. Eh, pag natalsikan kasi yan ng mantika. Ayan, nagkakaganyan siya. So, papalitan ko to. Gusto ko yung glass kasi nahuhugas-hugasan ko siya. May sinain na, ulam na lang kailangan. Ayan si Daddy Ariel niyo. Hello, Dad. Suso ka talikod. Hello. Hello. Ikaw naman. 2022 na. Magbagong buhay ka na. Susme. Ito,
galing kay Mama Belen. Thank you, Ma! Mga pang sugar cat or pong cat. Ayan, ang ganda! Thank you po. Salamat! Gasa natin yan sa mamaya, merienda ng mga bata. Ito yung mga vitamins namin, guys. Nilagay ko na dito. Nakaraan kasi kung saan siya nakalagay. Ngayon, nilagay ko na siya dito para talagang mainom namin siya. Ilalagay lang dyan. Kasi pag nandoon, nakakalimutan din na ano, uminom. So, ito, nilagay ko dyan. May Centrum kami. Binibili ko to sa SNR kasi mas mura. Parang 3 piso lang lumalabas. Kesa sa ibang store na parang 10 piso na lumalabas. Tapos ito yung Collagen 30 ko na iniinom ko. Tapos ito Consays. Ayan. Tama ba yung pagka-pronounce ko? Iniinom ko din siya. Kaya lang, tumataba kasi ako dito. Kaya alternate. Pero magandang vitamins din yan. Tapos ito, Potency na may zinc na ngayon. Ayan. Yung zinc para kasi sa lungs yan eh. Tapos ito, minum ako ngayon nito. Laxent. Ayan. Pero hindi ako monthly umiinom yan. Once a year, minum ako ng gluta para ma-detox lang yung aking liver. Pero ang pinaka-iniinom ko talaga, yung collagen. So, hintayin na lang natin maano, lumambot konti yung beef para ano, makapag-luto na tayo. Nakaraan, di ba nagkaubusan ng mga paracetamol? Grabe! Mga by Jessic, talagang kahit saan, sold out. Pero ngayon, alam ko, meron na siya. Buti nga, nakaraan, nung nilagnat si Chloe, natakot talaga ako, ninervous ako, kasi nga, walang mabiling ano, mga paracetamol. Eh, umuwi yung mga tindera ko sa, ano, sa probinsya nila. Gumagalaw ba, wait? Umuwi sila, guys, sa probinsya nila. Kaya, nakapagpabili ako. Eh, ayoko naman mag-board, kasi ano naman gagawin natin sa by Jessic, diba, sa mga tempra. Lalo na kung wala na mga araw-araw nagkakasakit. Tsaka hindi talaga sila nagkakasakit. Bihira lang. Kaya bihira lang sila nakakainom ng mga tempra-tempra na yan. So, nagpabili ako ng 2 bote. Ang nabili, yung maliliit lang talaga. Sobrang diit. Tapos ayun na nga, nilagnat na nga si Chloe. Naubos niya 1 bote. Tapos, ako, okay, sige. Buti na lang, pang 1 gabi lang siya nilagnat. Tapos, sumunod na si ano si Nita nilagnat na eh natitira na lang isa na lang din tsaka diit-liit. Sobrang natakot ako pa sa 2 batang maliit kasi paano nga kung wala mapagbilhan? Paano na ano ipaiinom namin? Alam naman yung by Jessic ng adult ipainom ko sa kanila, 'di ba? Dikdikin ko tapos painom ko sa kanila. Hindi na pwede. So anong gagawin natin kung wala? Plano ko nga kung wala talagang mahanap, babiyahe kami ni Daddy Ariel sa mga probinsya ba? Baka doon may gamot kaming makita, may mabili. Doon kami bibili. Pero buti na lang si Papa ko, nakahanap siya, nakabili siya. So nakabili siya ng ayan oh. 3 ganito. So stock na namin siya hanggang 2023. Ayan, 3 na lang 'to. Buti na lang talaga nakabili. Kung hindi, mapipilitan kami ni Daddy Ariel yung Bumia. Okay. Alam niyo, ang daming trabaho dito. Kailangan ko na maglaba, pero sa isang araw na ako maglalaba kasi kahapon naglaba ako ng mga basahan namin. Nagano kami ng mga basahan. Si Josh naghahanap na yun ng ulam. Naglaba ako ng mga basahan, yung mga naihiya ni Hachi, ganun. Naglaba ako kahapon ng basahan. Bumili ako ng sariling washing machine para sa basahan kasi ayoko naman ihalo siya sa damit pang laban namin. Dahil nakaraan na nandito si Ate Gina nyo, naglalabas siya gamit ang kamay niya sa basahan. Eh ako, mahina na ang kamay ko. Hindi ako pwede magkukusot or magtabaho ng sobrang mabigat yung kamay ko. Kung hindi, talagang mananakit siya. Eh kagabi nga lang eh, nagbuhat-buhat ako ng timba ng tubig kasi wala namang kaming hose papunta doon sa washing machine. Eh medyo sumakit na yung ano ko, kamay ko. So ngayon, nagpakulo na ako ng tubig, di ba? Ilalagay ko dito yung mga kutsara tinidor. Ayan, pakukuluan na natin to. Or bubuhusan pala ng mainit na tubig. Hindi naman pakukuluan. Kasi nga, dahil uso ang COVID pa rin, kaya nagkasakit kami, diba? Kaya lagi dapat, yung mga chatting leader namin, binabalian na namin taga ng mainit na tubig. Lalo na, kasama namin kumain yung mga bata para safe. Ang init,
Hindi ako sanay talaga nakalugay eh. Tali ko muna itong buhok ko. Saan natin to? Ayan, medyo malambot naman na siya. So, i-try natin siyang amuyin kung dugo ba siya or naka-marinate na. Kasi yung bangus na binibili ko, nakalagay yun, marinated bangus. O, alam mo na, natiplado na talaga siya. Eto, wala. Amoy ano, hindi naman siya amoy mabaho, pero hindi rin siya amoy ano, na naka-marinate. So, anong gawin natin? Wala eh, wala talaga siyang ano, amoy na naka-marinate siya. So, gasan ko na lang, tapos lagyan ko ng konting sauce. Wait lang guys. Timplaan na lang natin siya guys kasi wala siyang timpla. So, ganito lang yung gagawin natin para mabilisan at maiprito ko na siya. O, may stir fry. Lagyan natin siya ng mirin. Yung mirin kasi guys, ano, nakakawala siya ng lansa. Tapos nakakapag pa tender daw. Tama ba? Pero kailangan lagay mo siya sa ref. Para siyang ano, cooking wine, nakakapagpa-tender daw siya ng meat. So, pwede mo siya gamitin sa mga malalansa or yung mga hipon, ganun. Amen. So, gaya tayo ng garlic powder para hindi na ako magtagtag muna ng garlic. Ito, yung light soy sauce. Ni Kumki, yung gamit ni Mami Yuki nyo. Mura lang to. Wala pa yung 100 yan. Iba kasi lasa niya eh. Kesa sa ano, sa toyo na, yung toyo natin, masyado siyang matapang. Tapos, honey, pang patamis. Or kung wala naman honey, asukal na lang ilagay nyo. Ayan muna natin siya ng ilang minutes para mag-settle yung kanyang pinaglalagay natin dyan. Pwede na lang mag-turn niyo. Yan na siya. Medyo malapit-lapit na siya maluto. Alagaan nila sa kaka ganyan-ganyan. Nabili ko to sa SNR. Hindi ko na-vlog yata. Kasi mamadali ako. December 23 yun. Hindi ako nakapag-vlog. Tsaka hilo na si Mami Yuki, no? Dalpuyat. Hindi ako nakapag-vlog. Hindi ko lang alam kung meron to sa ibang, ano, sa ibang grocery, sa mga frozen nila. Pero for me, nakahiwa na siya ano eh, pang beef sukiyaki. Kaya siguro yun ang tawag. Pero hindi pa siya naka-marinate. Basta gawin niya na yung ginawa ko. Kung may time nga kayo mag-ano ng bawang, yung parang igaga, ano niya siya, yung pang gagayatin niya siya ng maliliit talaga. Mas masarap yun. Kasi so, bibili ako ng maraming ganito. Tapos, pag-uwi ng bahay, imamarinate ko na kagad siya. Para mas matagal mag-ano, mamarinate. Ayan o. Konting oil lang inilagay ko, pero ngayon o. Ang daming oil niya na. Sa non-stick nyo siya lutuin. Mag-invest kayo sa non-stick na lutuan. Ayan. Wait na lang natin siya. Mabango-bango na. A few minutes later. So, ayan. Okay na siya. Huwag natin masyadong pagkalutungin kasi titigas. Baka magmukhang bacon.
Eto, may gulay tayo. Itira ko to nung isang gabi. Kaya nag-stir fry ako ng beef. Eto, may sabaw dito, Mi. Sabaw? Ayan, eto na yung beef sukuyaki natin. Tikman natin. Tapos eto yung tira namin na baked salmon na may prawns. Tapos eto kay Nathan. Susubukan ko pa siya. Wala spam para mami siya makain. Tapos ayan, kay Ate Chloe, gusto niya sabaw din. Kakain na muna kami guys ng aming lunch. 1:30 na, late na yung lunch namin. Kasi nagluto ako. Nung nakaraang araw, may mga tira sa gabi. Kaya madali, iinitin lang. Or yung isang araw naman, umorder kami ng Jollibee. So ayoko naman lagi ano, fast food. Kain muna tayo. Kain na si Daddy ko tuloy. Ito kasi tabi ni Mami at susubukan kita. Ano, Mi? Okay na may lasa? Dito kasi tabi. Bilis ah. Mami, saan na tubig ko? Hindi, malamitin sa mga. Daddy Ariel niya tapos na siyang kumain. Ayan pa yung dalawang bata. Si Kuya Josh dun na siya kumain kasi wala naman pag-upuan. Pusin mo yung food mo, Kuya, ha? O, ba't di mo nilagyan toyo? Ayaw mo. Hindi pa. Kasi Ate Yumi, kagigising lang niya. Hi! O, Yachi! Yachi, Yachi! Kain tayo, guys. Grabe. Ang nalaki ng butin ng pawis ko. Ano kasi, pawisin ako. Si Nathan, sinusubukan ko pa. Ana, kasi kung hindi, hindi siya kakain. Susubo lang siya konti-konti hanggang mamaya. Busog na siya. Ah. Kaya niya naman kumain mag-isa, pero yun nga, konti-konti lang kakainin niya. Tikman natin yung pinaka-karne. Kaya yung Daddy Ariel, masarap daw. Pwede na. Pwede mo siyang ano, ibalot sa lettuce. Tapos may pipino, may bilang mami ganito. Kulang pa ako sa konting toyo. Tsaka konting garlic powder. Pero okay na yung lasa niya. Hindi ako sinabi. Kain tayo guys. Kain. May kayong mag-samyuk. Or ayaw niyong mag-rice. And ayaw niyo din ng pork. Pwede itong ano. Yung beef sukiyaki natin. SNR. Sok. Gusto ko tuloy ng lettuce. Hirap siya doon. Dahil pang tira. Parang half kilo siya na sa 200 plus. Ito na lang, baso. Nathan, tumatsing siya. So, ngayon, tulong-tulong. Sinupunasan ni Ate Chloe. Ayan, nag-ano siya, nagtutupi while nanonood ng YouTube. Okay ba, ate? Masya, diyan ka na. Ito, nakaranan dito. Diba nakita nyo? Dahil nakatambak dito mga lagayan. So, nilinis yan ni Daddy Ariel nyo.
inilagay niya pala dyan. Ayan, oh. Pinasok niya dyan. Kasi ito, lagay na to ng mga brief, panty namin ni Daddy Arjen nyo. Kasi masikip na nga doon sa door namin. So, nandito na lahat. Yung dating nakatambak dito. Yung dating nakatambak dito. So, maluwag dito. Ayan, mga damit na madumi. Nilibas na kasi ni Daddy Arjen dito. Yung mga, ayan o, labahin namin. Baka sa isang araw ako makapaglaba, gabundok na siya, diba? Wow. This maluwag na dito, diba? Hindi na siya ganun kasikip. Kung hindi, hindi ako makakapunan ganito. Tinanggal na kasi ni Daddy Ariel yung banda rito sa dalan namin. So, makakapag-haul ako dito ng maayos-ayos. Yung balikbayan box natin, dapat today siya nakaschedule para buksan. Si Hachi naiyak kasi narinig niya ako, nandito ako. Pero, maraming ginagawa si Mami Yuki nyo. So, siguro sa mga susunod na araw na lang. Unahin ko muna to, yung mga pinamili ko sa SM nakaraan. Biglaan lang. Tapos, medyo hindi pa ganun kaganda yung boses ni Mami Yuki nyo. Ayoko magsalta ng magsalta. Ano lang siya, sasakit lang siya ulit. So, i-share ko na lang sa inyo kung ano yung mga pinamili ko sa department store. Hindi naman siya ganun kadami. So, naka tatlong bag tayo. Ito muna. Kakapanood ko ng mga vlogs. Yung mga Korean, mga Japan, lalo na yung vlog cafe, 705 yata yun. Hindi siya masalita na vlog. Puro, ano lang, yung basa-basa lang, subtitle, ganun. More on luto siya. Kaya naiingit ako sa mga, ano, sa mga pinaglalagyan niya. Kasi pinaglalagyan ko ng mga leftover namin pagkain. Sensyo na guys, ha? Narinig niyo si Hachi. Ano, yung mga Tupperware na plastic lang. And kapag masebo siya, ang hirap niyang hugasan, diba? So, naghanap ako. Hindi pa siya ganun kakompleto. Gusto ko palitan lahat. Kasi ako na ngayon, yung taong bahay, I mean, ako yung more on gagamit. Kasi si Ate Jay na noon, hindi siya pwede sa mga babasagin. Madalas nakakabasag siya kasi hindi siya maingat. Hindi katulad ko, syempre gamit ko siya. So, bumili ako ng ganito. Ayan. Babasagin siya, tapos naka-less 20% pa siya sa 169.75 pesos. Less pa siya. So, bumili ako ng tatlo. Marami siyang sizes. Pero, ito na lang muna yung kinuha ko. Kasi yung iba, parang konting laki na lang. Tapos, wala yung malalaki. Merong kasamahan tong iba na may goma. Pakita ko sa inyo. Kaya lang, hindi na yung may goma ang kinuha ko. Kasi, kapag katagalan, kahit anong linis gawin mo, nagkakaroon siya ng amag. So, kinuha ko yung ganyan. Ito, plastic siya, yung nasa itaas. Tapos, wala siyang anything na goma dito. So, malilinisan mo siya. Tapos, ayan, glass lang siya. Pwede siya, ano, Lock and Rock, yung kanyang brand. Made in Vietnam. Pwede siya sa oven safe, microwave safe. So, pwede ko siyang gamitin kahit saan. Hindi mo lang isasama tong takip kasi plastic siya. Tapos, ang dali lang, ganyan mo lang, may ano ka na. May takip na siya, tapos nga, hindi nga siya magkakaamag. So, 169.75, less 20% pa nung binili ko siya nakaraan. So, meron tayong tatlo. Bibili pa ako iba-ibang size para maganda siya kapag nilagay ko sa ref, maayos. Pwede ko na rin siya i-microwave dito, yung mga tira-tirang ulam na konti. Lalo na si Daddy Arjen, yung hindi naman siya marunong talaga magluto. Kung may mga leftover ako, tapos hindi pa ako gising, may init niya gamit na to. So, ayan, sobrang happy ko dito. Hahanap pa tayo ng ibang size. Next, ito. Nakita ko lang, napadaan ako. Ito yung mga kumot namin. Na magaan lang siya, hindi siya mabigat. Dati ang mga kumot namin, comforter. Kaya lang, napakabigat niya guys kapag talagang nilaban siya. Kailangan, ipo-laundry mo siya. Yung nakita ko ganito yung sa hipag ko, magaan lang siya. Pero pag kinumot mo siya, kahit naka-aircon ka, sobrang ano, maligam-gam or nakaka-warm. Maligam-gam yung tubig. Nakaka-warm ng katawan. Tapos, ang dali-dali mo pa siyang labhan sa washing machine mo. Ito naka-sale siya, naka 50% itong kulay na to. Lemon color or yellow. Mahilig ako sa yellow color. Ayan. Sayang nga, walang ibang kulay. Ito lang daw yung naka-sale. And isa na lang, bala ko sana bilhan pati si Chloe. Kasi medyo maliit pa sila sa kasha. Pag sa malalaki, hindi na kasha to. Lalagpas na yung mga paan nila. So, sulit, 595. Madalas kasi, pag nagsasale to, less 20% lang siya.
So, yung mga kumot kong malalaki, nasa 2,000 plus siya. Pero sobrang sulit. Ang daming kulay na yun. Gusto ko pang mag-collect ng iba pang kulay. Kaya lang hindi kasi siya naka-less 20%. Sayang din. So, susunod na lang kapag naka-sale siya. So, ito na lang muna yung binili ko. Para kay Nathan. Ayan. Meron siyang dalawang kulay pa yatang maliit. Pero hindi lang naman para sa kanya. Pag sabi ko kay Nathan, nagsishare din naman sila ni Ate Chloe. Ito rin naman yung kumot na pinapagamit ko. Sobrang okay na to, guys. Mag-abang lang kayo ng sale. Healthy Home yung kanyang brand. Family Home. Hindi po siya naghihimulmol na magkakos ng allergies nyo. Hindi talaga. Tsaka sobrang lambot niya. Ang ganda nito. Type ko yung gantong kulay, wala lang sa malaki. Kung may malaki nito, bibili ako. Pero yun nga, ganyan sabi ko sa inyo, mag-aantay muna tayo ng 20% off. So, bagay lang to sa mga edad ni Nathan, na 5 years old, hanggang siguro mga 10, ganun. So, kung kasing laki na ni Kuya Josh, tsaka ni Ate Yumi, lalagpas na sila. Pero may mga sariling kumot din sila yung medyo malaki para sa edad nila. Tapos, bibili ako ng ganito. Ayan. Placemat. Ayan, na-deform na siya. Apat na piraso. 229 pesos. Pwede na rin. Parang nasa 50. Or hindi. Wala pang 50. Na-deform. Hala. Na-deform siya. Babalik pa kaya. So, bala ko siyang gamitin. Kunwari kapag yung mag-food tasting kami ni Daddy Ariel nyo, ilalagay natin siya sa mesa kasi nakita nyo naman yung mga mesa na, yung mesa namin ay glass po siya. So, minsan, nakikita yung baba. Ayan. Kung naka-shirt si Mami Yuki nyo na maikse sa vlog, pag nakikita ko, parang nakapanty lang ako or parang wala. Eh, minsan kasi, hindi natin may iiwasan, diba? Nakakonsentrate tayo sa pagbablog. Yung baba natin, hindi na natin namamalayan. So, pangit siya tignan sa video. So, binili ko yan para doon. Tapos, ba't ganun yun ito? May remote kami. O, saan kaya to? Pakit ng remote. Pakita natin kay Daddy Ariel. Bumili ako ng mga balabal. Ewan ko ba, tumatanda na siguro ako. Ganun talaga siguro. Aminin na natin yung totoo. Nagkakaroon na tayo ng edad. So, yung mga ginagawa ng matatanda, eh ngayon ginagawa na natin. So, December, ang lamig-lamig talaga. Yung nagtinda ako, sobrang lamig. Pero hindi naman ako nagiginaw na sobrang ginaw talaga. Na pag nag-jacket ako, mainitan din ako. So, parang nalalamigan lang ako sa parting leg ko, sa dito ko, sa legs ko. Ayan. Tapos ngayon, nagkasakit ako. Pag nalalamigan yung lalamunan ko sa aircon, ganyan. Nangangati yung lalamunan ko, ubo ko ng ubo. Pero kapag tinakpan ko siya ng kamay ko or ng damit ko, nawawala yung ubo ko. So sabi ko, kailangan ko ng balabal pang ikot sa leeg ko mula December hanggang February kasi medyo malamig. Lalo na pag nagmumol, alakas ng aircon, diba? Talagang malalamigan yung leeg ko. So, ito, naghanap ako sa SM. Buti na lang meron. Meron ako nabili. Insert ko na lang dyan yung picture. Fuchsia. Fuchsia pink. Ayan. So, nasa kotse na siya ni Daddy Ariel nyo. Para hindi ko siya makalimutan pag aalis ako, ibabalabal ko lang siya sa leeg ko. Tapos, kumuha ako ng ibang kulay. Ito lang ba yun? Hindi ko natanda. Parang feeling ko kulang ng isa. Sana may resibo to para makita ko kung may nagkulang. Ayan. So, meron tayong parang mustard yellow, light na purple, ganyan. Tapos, ito parang brown. So, ganito siya ginagawa. Mura lang siya. 299 pesos. Tapos, meron na kasi na less 20%. Parang isang kulay lang yung, ayun, si Fuchsia Pink yung nabili ko ng less 20%. So, pwede mo siyang gawing ano. Maraming klase nung texture. May satin, may ganito, na parang, chaleco ba yun? Or parang ano, yung makakapal na pang winter na talaga. Eh, wow. Di naman tayo winter-winter na nasa ibang bansa na nag-i-snow. So, malaki to, malaki. Sobrang laki niya. Pakita ko siya sa inyo. Tapos may paganyan pa siyang design sa ilalim. Hindi pa siya, hindi ko pa nabubuka. Ganyan na siya kalaki. So, pwede mo siyang gawing
Ganyan. Kunyari, balabal, nagpunta ka sa malamig, Tagaytay, ganyan. Pwede mo siya ibalabal na medyo ma-warm yung katawan mo. Pwede mo pa ito ibuka. Pero ganun lang yung ano niya, lapad niya? Ganun ba? Ayan. Wow! So, ganyan. Mahaba talaga siya. So, ganyan yung gagawin mo. Pagbalabal mo, ganyan. Para medyo ma-warm naman yung katawan mo. Hindi sobrang kapal yung telang pinili ko. Para hindi siya, kumbaga, swak sa weather natin. Tapos, pwede mong gawin ganito. Tupiin mo siya ng ganito. Ang galing ni ate, yung sales lady nito, ang galing niyang magtupi nito. Tapos, talagang inasikaso niya ako, tinuruan niya ako, tapos binalaban niya sa leeg ko. So, ganyan, tupiin mo siya sa ganyan. Tapos, ayan, hatiin mo pa siya sa ganyan yata. Pinag-aaralan ko. Hello! Ayan, tapos, ikikip ko nalang yung mga bata nandito. Wait lang, anak, kung magulo. So, ilagay natin siya sa leeg ko, ganyan. Ganyan. Nakaganyan siya, guys. Tapos, diba may ganyan, may butas siya ng ganyan. So, isuot nyo lang yung isang ganyan. Ayan. Tapos, yung isa. Alternate daw eh, sabi ni ate. Alternate. Paganyan. Ayan. Medyo hindi pa ako marunong na marunong talaga. Pag-aralan ko na lang siya ulit kung paano. Basta ganyan siya. Tignan ko na lang sa video. So, yung part ng throat mo, matatakpan siya. So, yung dito, mainit talaga, guys. Nakaka-warm talaga. So, nawala yung ubo-ubo ko. Or pwedeng, or ganyan siya. Ibubuka mo lang sabay. Yan, ganyan na siya kahaba. So, iikot mo lang siya, ganyan. Tapos, ganyan. Parang ganyan. Bahala ka na kung paano mo siya gagamitin. Kasi ang nito, purpose nito, ma-cover mo yung katawan mo or ayan, sa leeg mo. So, bumili ako ng 5 kulay yata o 6, hindi ko natanda. Ayan. Pagtapos na yung malamig, syempre mag-summer tayo, hindi naman tayo nag-snow dito, itatago ko muna siya. Alam niyo, ang gandang pangregalo nito sa mga mami nyo, ayan, sa mga lola nyo, mga auntie nyo. Okay siyang pangregalo. Tapos, $2.99 siya. Ito yung resibo. So, makikita ko kung ilang balabal ang binili ko talaga. Mamaya ko na siya i-check. So, Daddy Ariel nyo nandito. Ito yung binili ko. Matagal ko na siyang gustong bilhin. Kaya lang, hindi ko lang siya talaga nabibili. Nawawala lagi sa isip ko. Ngayon, naduman ako sa appliances. Bala ko bumili ng oven toaster. Palitan niya yung oven toaster ko niyan. Kasi ano na siya? Lagi nasusunog, di ba? Kasi nga ang baba niya. Tsaka lumang-luma na siya. Pero nagana pa siya. Ibibigay ko na lang siya sa basurero. Magagamit pa po yun. Ang bala ko bilhin, yung Asahi. Asahi ba yung tatak? Hindi ko sure. Yung parang dalawang layer na ganun. Parang dalawang tinapay maito-toast ko. Pero wala. So bumili na lang ako nito. Nakakita ako ng Food Chopper. Imar Flex yung brand naman niya. So, itatry ko si Imar Flex kasi puro Kiowa yung ginagamit ko eh. As in, talagang subok na subok na. Mura lang to. Nasa how much? Nasa 1,749.75 siya. Stainless yung body niya. Ayan. Pang chuck lang talaga siya. Ng mga, kunyari, mga sibuyas, bawang, kapag marami akong lulutuin talaga na kailangan ko, kunwari, gagawa ako ng lumpiang Shanghai, nasa isip ko gumawa ngayon ng buko pandan, guys. Pero medyo may mga ubo-ubo pa kami. Nag-crave ako sa buko pandan ng The Goris family, yung nagvo-vlog, ayan. Ay, naglalaway tuloy. Siguro sa birthday na lang ng mama ko. Gawa ako. Buko pandan. Ang sarap. So, meron tayong mga papel-papel dyan. So, kunyari, gagawa ako ng lumpiang Shanghai. Sabi ko nga sa inyo, mahina na yung mga kamay ni Mami Yuki nyo. May pang ganun ako. Yung hinihila, manual. As sakit nga na sa kamay ko. Kasi nga, mahina na nga po yung kamay ko. Wala na si Ate Gina na gagawa. So, bumili na lang ako nito. Para kapag, yun nga, gagawa ako ng lumpiang Shanghai, kailangan ng maraming carrots, sibuyas, ayan.
dito na natin siya gagawin. Isasaksak mo lang siya, ipa-plug mo lang siya, babalatan mo lang yung carrots mo, yung sibuyas mo. Ayan, lagay mo na lang siya dito sa loob. Yung ginagamit ko na manual, sa SM ko din po binili yung parang nasa 500. Ito, 1.7. So, wala namang pinagkaiba. Pinagkaiba lang, eh, di kuryente siya. So, paano na siya buksan? Diba? Di ko na alam. O, basta ganyan siya, tapos di knob hanggang number 2 lang, level 2. Ayun. Ayan, diikot lang siya. Ayan, sa loob yung blade. Tapos, ayun lang, napakadali na ng buhay na magluto. Lalo na kung mahilig ka talaga magluto. Lagi ka na sa kusina, lagi ka nag-chop ng nagpipino na sibuyas, bawang, carrots, or kung ano-ano pa. I suggest guys na bumili kayo ng ganito. 1.7 lang naman siya. At least, di ba, mapapadali yung buhay nyo, yung oras nyo, eh, hindi kayo masyadong magsasayang ng oras kasi nakatambay kayo sa paghihiwa. So, happy ako, may ganito ako. Tapos, yung sa baba niya, disa. Ayan, yung naputol, yung ibaba niya, disaction, so pag pinatong mo siya, eh hindi siya mag-move. Ayan o, pang chop-chop ng mga ano, kung ano-anong gusto natin. So yan yung mga pinamili ko sa SM Department Store na hindi ko siya na-vlog sa inyo dahil, ayun nga, ay hindi talaga na-vlog si Mami Yuki nyo. So, mag-4:30 na yata, ang bilis ng oras kapag wala kang kasambahay, kapag ikaw yung gumagawa sa bahay mo. Maya-maya ay hapunan na kailangan na namin magluto. Pero, ano, may hugasin pa sa baba. Pero si Daddy Ariel na muna maghugas kasi ako mag-i-edit ng vlog para may vlog tayo. So, balikan ko na lang kayo mamaya, guys. Many hours later. Okay, guys, nagbabalik si Mami Yuki nyo. 7:30 na, nagluluto ako sa baba. Feeling ko ngayong 2022, feeling ko lang naman, eh papayat si Mami Yuki nyo ng mga 3-5 kilo. Kasi, akit baba, para magawa ko ibang trabaho ko. Kasi nag-e-edit ako ng vlog dyan. Pero ngayon, wala. Tigil muna, bukod sa pag-e-edit, sumasagot ako ng mga... ano, mga tawag dito, mga namimili sa akin online. Kung ano naman palintan ni Mami Yuki nyo eh. So, ano ba to? Makita niya ati Yumi yung pang ano, dinis ko ng tenga na nabili sa grocery. Baba muna tayo kasi si Nathan, sinusumpong na, nagugutom na daw siya, naiyak na, gusto dumede. Sabi ko, huwag na siyang dumede at paluto na yung ulam. So, nagluto ako ng adobo para bukas. May food kami ni Daddy Ariel nyo. Yun ang aming agahan / lunch bago kami lumarga bukas kasi may mga gagawin lang kami bukas. Tapos, baka mag-grocery kami. Now, ay, no! Nausuklayan niya si Hachi. Anak ko, tingnan mo, oh. Yung balahibo niya, pulutin mo doon. And huwag ka nagsusuklay sa loob ng bahay kasi yung balahibo niya maglalagas dito. Susumpungin kayo. Pulutin mo. Ayun, oh. Ayun, oh. Ayan o. Ayun yung mag-ama. Nag-aantay si Daddy tsaka si Nathan. Eh mag-ano pa ako. Gagayat pa tayo ng gagayat eh no. Sabaw red niya isinigang. Mag-ano tayo ng asa rin kangkong ko? Kangkong. Ito. Kangkong. Nung nakarang araw ko pa siya binili and bakit siya basa? Tubig ba yun? And tag dito, kasi nga, pag lumalabas, para sabaw ng ano? Sabaw ng... Daddy! Wait nga lang guys, may tumulong. May tumapon dun na ano na yung sabaw ng... ano, ng nilaga nung isang araw. Ito yung mga niluto ko. Ayan yung kanin. Nag-start na siyang maluto. Ito yung sabaw na sigang. Kanina ko pa ito pinakukuluan. Tapos ito yung adobo namin ni Daddy Ariel nyo. Gusto niya yung wala nang masyadong masos. Sarap niya na sinagyan ko ng sili. So, gawin ko muna itong kangkong. Neta, sabi ko, magsubo siya sa sarili niya at napapagod na ang mami.
Kaya kaldero na talaga nilagay namin. Ever since naman, diba, kaldero na. Lalo na ngayon, wala akong tagahugas. Kaldero na talaga. Ayun si Kuya Josh. Sandok na siya yung sarili niya. Kain na tayo, guys. Oh, si Ate Chloe pala, nandun kasi tingnan nyo dito ko. Hindi ko pa naayos. Ayusin ko yan, i-clear ko yan para lahat kami sama-sama dito. Ngayon si Ate Chloe, siya naman dyan. Kaninang tanghali. Si Kuya Josh naman nandyan. Ayan. So, kain muna tayo, kain. Dandan, mainit ha? Akin na, nag-i-affect ako. Hubad na hubad eh. Ito si Nathan. Nathan, kain na Nathan. Tingnan mo oh, naka-vlog ka oh. Kaya kain ka na. Ayan na guys, yung ating lock and rock. Ayan, di ba? Sobrang linis niyang tingnan. Tapos ito, takpan lang natin siya. Ayan, ganoon lang kasimple, kadali. Ayan, nalagay na natin sa ref. So, yung sabaw na tira, tsaka yung kanin na tira, dito ko nilagay. Daddy Ariel nyo, ayan, nagpapakabuting asawa. Siya naman naguhugas ngayon. Magawa ko guys ng dessert ko. Kiwi, ayan, golden kiwi, masarap siya compare sa kiwi na green. Yung kiwi green kasi, mura siya, pero hindi siya ganun katamis. Ito, tamis, konting asin. Tapos, hahaluan ko siya ng Greek-style yogurt na vanilla flavor para makain ko siya talaga. Kasi nga may mga konting asin. Pasko, alam din nyo guys, patagal yung buhay niya. So, masarap siya. Kung may ligay sa vanilla, eto, itry nyo siya. Lalagay natin siya dito. Lalagay ko muna to yung mga dried fruits ko. Ayan, ubusin na natin. Wala na rin naman siya. Tapos, lalagay tayo ng honey. Any honey, pwede naman siya. Ayan, para magbigay lang siya ng konting tamis. Gusto ko siya lagyan ng ano, cornflakes. Ito, oh. Cornflakes. Parang may konting ano, crunchy crunchy eme. Ayan, tapos lagay ko na yung ating yogurt. Ang sarap nito, talagang yung parang ano, authentic na vanilla na stick. Ganun po yung lasa niya. Ang sarap. So, any flavor naman ng yogurt na gusto nyo, okay lang yun. Pero ako kasi, ito, feeling ko kumakain ako ng yogurt ice cream. Ayan. Tapos, pa-design eme. Yeah! Meron na tayong healthy dessert. Diba? Kain!